Hello kabayan! Welcome to Foodie Louie Channel. Today, magluluto ako ng baked bangus. Samahan niyo ako! Ito ang ingredients para sa stuffing or palaman ng bangus. Isang medium size na bangus, dalawang kamatis, isang bungkus ng green onions, isang maliit na red onion, salt and pepper, ginger, and half fresh lemon or kung walang fresh lemon, pwede ang lemon juice. Ay magpe-prepare muna ako ng stuffing para sa bangus. Una, i-chop ang green onions ng maliliit. Pagkatapos ay balatan ang luya at i-chop ng maliliit. Ang susunod naman ay i-chop ang kamatis. And lastly, i-chop ng maliliit ang red onions. Heto na ang mga kakailangan sa stuffing ng bangus. Paghaluin ang mga hiniwang luya, kamatis, sibuyas, green onions, at fresh lemon. Huwag ninyong kalimutang alisin ang buto ng lemon. Ilagay ang asin at isunod ang paminta at saka paghaluin. Ang matitira sa palaman or stuffing na ginawa natin ay pwedeng gawin sawsawan. Ang susunod natin gagawin ay ang paglalagay ng palaman sa bangus at pagbalot ng aluminum foil. Kumuha ng aluminum foil at ilatag sa aluminum container or kung may baking sheet or pyrex kayo, pwede din. Nasa sa inyo kung ano ang gusto nyong gamitin. Ilatag ang bangus at ilagay ang palaman or stuffing sa loob ng tiyan at ulo. Budburan ng asin sa magkabilang bahagi ng bangus. Konti lang asin ang nilagay ko para madaling i-adjust ang alat pagluto na. Heto ang isang tip sa pagluluto. Kahit anong putahe ang iluto, mas okay ang kulang sa alat para madaling i-adjust later on. Pagkatapos ilagay ang palaman,
pwede na nating i-wrap ng tuluyan ang bangus. Siguraduhin na selyado para maluto ng maigi at para ma-bake na at makakain na. Ipasok na ang bangus sa oven na preheated at 350 degrees Fahrenheit. Lutuin ng mga 45 to 60 minutes. After about 60 minutes, hanguin ang bangus. Siguraduhin ninyo na gumamit ng pot holder para hindi kayo mapaso. Oh, luto na. Gutom na ba kayo? Ako din eh. Pero bago tayo kumain, gawa muna tayo ng sawsawan. At gagamitin natin ang sobrang palaman kanina. Madali lang to. Pwede kayong gumawa ng tatlong klase ng sawsawan. Hatiin natin ang sobrang palaman at ilagay sa maliit na lalagyan. Sa unang sawsawan, lagyan lang ng bagoong o shrimp paste ang sobrang palaman at saka haluin. Sa pangalawang sawsawan naman, lagyan ng soy sauce or toyo ang palaman at haluin lang. Napakadali ano? Pangatlo, kumuha ng suka, sili at bagoong at haluin. Kung may iba kayong alam na sawsawan, ibahagi ninyo sa comment section ng video na to. At dyan po nagtatapos ang pagluluto ng baked bangus. Sana may natutunan kayo at huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang mga recipe videos.